A blessed Tuesday to everyone. Tayo na pong magdasal, mag-aral at magnilay. Si Prior Janathan, welcome po sa ating Holy Rosary. Peace and all good. Hello, my dear brothers and sisters. Welcome po sa ating pong Healing Rosary. A blessed Tuesday to everyone. And today is Tuesday, sa 25th week of Ordinary Time. Sa ating pong Holy Rosary, we continue to pray for the end of COVID-19 as we pray for the grace of deliverance, protection, and healing from COVID-19. As we pray sa lahat po ng mga may sakit, lalo-lalo na those suffering from terminal illnesses, ganun din po yung mga may cancer, may mga sakit physically, mentally, spiritually, no? Pagsama-samahan natin and bahala ng Panginoon Diyos through the intercession of the Blessed Virgin Mary, our Mother of God and our Mother. And also, greetings muna sa ating mga early birds nating mga kapatid dito sa ating Healing Rosary, no? Shout out muna tayo. Hello John Moraga, yan, no? And also to Janet Layig Marcos, kay Tita Reggie Hernandez, Hernando, kamusta kayo diyan? Kay Flora Chua, hello Jean, no? Jean Pagkalinawan, to Ate Shirley Martin, Tagaytay, Nida Tagtakderas, also to Ate Chat, no, ng Ops diyan sa Mundindupa, kay Nenet Moraga Franco, at lahat kayong patuloy na sumusubaybay. So good evening po diyan sa Pilipinas, magandang hapon naman in other parts of Asia, and Pomeriggio diyan sa mga ating mga kapatid na nasa Italia, and also good morning naman sa ating pong mga kapatid diyan sa US, Canada, Central America, diyan sa Seattle, no? Magandang umaga. Good morning, everyone. No? Shout din tayo kay Tita Nora Ruelos, yan, taga Seattle. Kay Kuya Rudy Palma, dito sa member ng FCSI ng Salerno. Kay Tita Lulu Luna. Kay Tita Salve. Kay Cruz. Okay? And patuloy nating pagdasal ang bawat isa. At tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos.
sa lahat po ng grasyang pinagkakaloob niya, ang buhay, ang bokasyon, ang bawat hininga na siyang ating hinihinga, no? At salamat sa Diyos sa lahat po ng mga blessings na siyang ating tinatanggap mula sa Kanya, sa Kanyang pagpapala. At ganoon din po sa lahat ng mga healing testimonies through this healing rosary, no? Salamat sa Diyos through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. And regards din, shoutout tayo sa mga kapatid natin sa AFCC ng Roma, lalo na kay Ate Rose Francisco, lahat kayo naririyan. Okay? Hello tweet from the Children of Mary Immaculate, no? And also sa lahat ng members po ng Legion of Mary, ng Militsa Immaculata, also kay Emilien Solano, also regards din, shoutout tayo kay Linda Cheng, and also to hello to Mai Casa, no? Diyan ng member ng CUM, kay Ate Tess Luna. And also, ayan, okay? So, magandang araw sa inyo mga kapatid. At pagtuloy natin pagdasal din ng mga frontliners at mga OFWs worldwide. Ipinagdasal din natin ang ating mga kapatid, lalong-lalo na may mga pinagdaraanan sa araw na ito. At for today, tingnan po natin ang ating mga petitions for today, no? Okay, welcome back my dear brothers and sisters, no? Patuloy tayong mag-shout out sa ating mga kapatid, lalo na kay Juan Felipe, no? Hello, kumusta kayo riyan? Also, shout out din tayo kay Avesenia Orchila din, kay Ate Lilibet Soriano ng COM, kay Marina Palomares Lisana, MI, no? Kumusta kayo diyan? Okay. Yeah, kay sa akin pinsan kay Evelyn Buenaflor, kamusta kayo riyan? And also to Nina Takderas, kamusta po? And good evening naman kay Lisa Pascual. Extend our regards and greetings sa ating mga kapatid, lalo mga members pa ng Militsa Immaculata, ng COM, Legion of Mary, ng AFCC, ng APUS, ng Filipino Maria de Salerno, Filipino Chaplaincy ng Padua, at lahat kayo dyan, no? Na patuloy na sumusubaybay sa ating everyday na healing rosary. Shout din tayo kay Dita Pisigan Pasco, okay? And also to Tita Connie Asentista, okay? Kay Kuya Raul Pajadro, buong pomeridyo Kuya Raul, okay?
Welcome po sa ating pong Healing Rosary. Okay? And sa araw na ito, mga kapatid, no, patuloy natin pagninilayan yung ating nasimulang kahapon doon sa ating vitamin C, yung ating CCC. Okay? Abangan nyo mamaya ng konti yan. Okay? So, ngayon, siyempre, alam nyo ng dynamics, no? And prior to that, greetings muna sa lahat mo ng mga birthday celebrants today. Especially kay Ronald Remulano. Yan. Kasama ko sa Association of Children of Mary Immaculate. At sa lahat po ng mga birthday celebrants today, happy birthday! Ilokoy Ronald, happy birthday! No, greetings sa iyo. And praying for your health also. Okay? And for your well-being. Also, greetings din sa lahat naman nagsiselebrate ng kanilang mga wedding anniversaries today. Ayan. Shadow din tayo sa ating mga patid sa FCC ng Roma, katulad din na Eddie Magmanlac, no, kay Ate Sud, no, and also shadow tayo kay Jovita Ignacio, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, and to Linda Canero, kamusta kayo, to Ate Sol, no, dyan sa Cavite, yan, to Flora Chua, Akua, okay, yan, okay, so, alam nyo nang gagawin. Join me singing the entrance hymn. Okay, kanta muna tayo, ha? Minsan ng buhay, sangawit ng galak, at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng lumagang. At kahit anong tindi ng ulos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamahal at mamahal sa atin. Greetings, no, sa birthday celebrants today, sa mga birthday celebrants, happy birthday, lalo na kay Kuya Ronald Remulano, happy birthday. Okay, greetings din kay Marilyn Pulampo, to Aida Luna, kay Lou Amad Falcon, sa kapisa si Rafael Relacido, okay, let's sing together. Ihatid mo kami sa lahat.
Okay, greetings din kay Emeline Solano, kay Tita Teodora, Daigo Ramos, and Jennifer Aljibe. Kamusta kayo mga MI dyan sa Samar, Dolores, Eastern Samar. Welcome po sa mga MI, yung Holy Maria. Okay, at mga kapatid, welcome back again sa ating pong paghahanda, no? If you have any other additional prayer intentions sa ating pong healing rosary, please do so. Write down po sa ating pong comment section down below. And we're going to begin praying the Holy Rosary. Okay. Okay. Ayan na. Ready na. Ready na mga kapatid. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under the Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. Let us now meditate the first sorrowful mystery, the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls into heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Let us now meditate the second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen.
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls into heaven, especially those who are most need of thy mercy. Let us now meditate the third sorrowful mystery, the crowning with thorns. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e come in cielo e così in terra. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls into heaven, especially those who are most need of thy mercy. Let us now meditate the fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls into heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Let us now meditate the fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Luwalhati sa Ama, Son, at Espiritu Santo, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead those souls into heaven, especially those who are in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us have recourse to you and for all who have not recourse to you, especially for the enemies of the Holy Church and those recommended to you. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hear our life, our sweetness, and our hope. Today do we cry, poor banished children of Eve. Today we send our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn the most gracious advocate and eyes of mercy towards us. And after this that exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant we beseech you that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, may we imitate what they contain and obtain what they promised. To the same Christ, our Lord. Amen. And praying for the intentions of the Holy Father, Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. The Memorare, remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise at my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. And praying and asking the protection of St. Michael the Archangel to protect our homes, our loved ones, and families together. St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray. And to the Lord, Prince of the Heavenly Host, may the power of God cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl through the world, seeking for the ruin of souls. Amen. And praying for the deceased members of our families, our loved ones, for those who died because of COVID-19 and from other causes of death. As we pray also for all the souls in purgatory, together we pray. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The sorrowful mysteries of the Holy Rosary, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Tayo na po sa ating pong final song. And before sa final song muna, shoutout tayo sa ibang mga kapatid natin, no? Shoutout tayo kay Gretchen Batan, kay Noel Pentecostes, kan pa ba? Shoutout din tayo kay Emma Mendoza. Ayan. Shoutout din kay Susan Ade Villamil, kay Adelaida Labayuga Rial. Also to Celia Yumang Canalita, and also to Leia Layugan and family.
So let's sing together the final song and let's sing Our Lady of Fatima. Greetings pa rin. Shout out sa ating mga birthday celebrants today. Happy birthday po. Yan. Shout out din sa aking mga classmate noong high school. Ano, kina Arlene De Fiesta. Arlene De Fiesta. Hello, Arlene. And also, kay Let De Guzman. At lahat sa inyo dyan na patuloy na sumusubaybay sa ating Healing Rosary. And again, we express our gratitude, no, our thankfulness sa mahal, sa pagkanong may kapal, sa lahat po ng mga answered prayers, sa lahat po ng mga gumaling, sa mga healing testimonies po through this healing rosary, through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Okay? Shout out din kay Imelda Trinilia. Okay? So ngayon mga patid, no, welcome again sa ating daily dose po ng vitamin C. At sa ating pong vitamin, sinasabi po nga natin na ang ating motto ay to know Mary is to know Jesus more. Okay? At sa ating pong catechesis ngayon for today, maalala niyo kahapon, no? Sinimulan natin yung bagong parte ng isang catechesis, no, about the revelation of God, yung pagpapahayag ng Panginoon Diyos sa papaanong paraan, no? Nagpahayag ang Panginoon Diyos. Okay? So, kapag nabanggit natin, what does God reveal to man? Ano? Ano ang kanyang pinahayag? Ang pinahayag niya, no, yung kanyang magandang plano, na kanyang magandang kalooban, ang kanyang kabutihan. Okay? Ito yung CCC 51-69. Hinihayag niya, God reveals His goodness and wisdom. Tandaan natin yan, ha? Question answer yan. So, God reveals His goodness and wisdom. Yung kanyang kabutihan at ang kanyang karunungan.
yung kanyang kabutihan, nahayag yan sa kabutihan na siyang ating nararanasan sa araw-araw. So, naroroon ang Diyos. Pag may mabuti, naroon ang binhi. Pag nandun ang binhi na kabutihan, nandoon ang naroon ang Diyos, nandoon ang kanyang presensya. Kapag sa kanyang karunungan, ikaw mag-iisip, mamamangha ka sa sandaliga, sa buti ng ibang tao, doon nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi nga natin, it please God in His goodness and wisdom to reveal Himself and to make known the mystery of His will. Doon po nahayag ang kanyang banal na kalooban. No? God reveals His plan of loving goodness. God, in His goodness and wisdom, reveals Himself. Okay? So, nahahayag ang Diyos sa unang-una sa kanyang kabutihan. Kapag kayo nakakaranas ng kabutihan ng ibang tao, halimbawa may nakita ko sa Facebook, halimbawa may isang mamang nagbubungkal ng basura, no? Kasi wala siyang makain, okay? And then sinagdarasal na sana may malamang mag-abot sa kanya ng makakain. Ayun. And then may lumapit sa kanya, may nagbigay sa kanya ng value meal. 'Di ba 'yun? Ganoon. So, nahayag ang kabuti ng Diyos kahit na sa ganung klaseng parang masalimot na pangyayari ng buhay ng isang tao. Naroroon pa rin ang Diyos sa kabutihan ng ibang tao. So, yung kanyang karunungan din nahayag din kapag merong may sumisibol na hustisya. So, yung karunungan ay yung hustisya ay napapaloob sa karunungan ng Diyos. Ganyan. May nagtatanggol para ipagtanggol kung ano ang tama. Yan. So, kung anong tama, anong mabuti, naririnig ng Diyos. So, ganun mga kapatid, no? Kaya napakaganda ng ating katekismo sa ating pananampalataya. Sabi nga, fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Yan. Fool despise wisdom and discipline. Yung mga tatamad-tamad, yung mga sutil, ganyan, ayaw nila ng wisdom at ng disiplina. Kasi fear of the Lord, yung banal na takot sa Diyos, pag sinabi banal na takot, no, you will be impelled to do good. No, you will be impelled na ikaw ay magkaroon ng disiplina sa iyong sarili at gumawa ng mabuting bagay. Okay? So, ganun po yun. Okay? So, binabalikan natin, no? Ipabangay niya. It is a disposition rather than the emotion of fear. Yung fear of the Lord, hindi ito yung pang-horror. Yung fear of the Lord, yung bang natatakot ka na ikaw yung mapawalay, mapahiwalay sa Diyos. Yung maputol ang relasyon mo sa Kanya. Maputol yung magandang ugnaya mo sa Panginoon Diyos. Sa gaanong paraan na puputol ang magandang ugnaya natin sa Diyos kapag tayo nagkakasala. Kapag tayo ay nagkakagalit-galit, nagkakagulo, nagkakahiwa-hiwalay. Okay? Kapag tayo ay patuloy na lumalangoy sa kumunoy ng pagkakasala, diyan napuputol, no, ang ating relasyon sa Diyos. Pero ang Diyos patuloy na tutulong sa iyo. Kung ikaw magpapatulong, yun ang tanong eh, no? Ang Diyos ay kailangan ay laging gustong tumulong. No? Lagi siya nagbibigay ng kanyang saklolo. Kay mayroong ina na laging saklolo, di ba? Sa baklara, remember? Kay mayroong ina na laging saklolo para sakloluhan tayo para kapag tayo ay nasa dusa, nasa bingit ng mga alanganin, nasa kasalanan, naririyan ang ina ng Diyos para ituro niya sa atin ang landas patungo kay Jesus. Okay? So, ganyan mga patid, no? So, yung fear of the Lord, yung banal na takot, yung bang takot ka na maputol ang ugnay mo sa Diyos. Kailan ulit napuputol? Kapag tayo ay nasa kasalanan. At napuputol kapag hindi na natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kung wala ng salita ng Diyos sa ating buhay, ibang tinig na ang pinapakinggan mo. Eh sa dami ba naman ng tinig na meron sa mundo? Eh talagang malilito ka na. At karamihan dyan ay nag-uudyok, no? Nag-uudyok ng galit, ng hate, ng galit, ano pa ba, ng mga fake news, ng mga chismis, para masira ibang kapwa tao, diyan napuputol, no?
ang ating relasyon sa Diyos. Kaya yung fear of the Lord, yung banal na takot sa Diyos, takot tayong maputol, mawalay sa Panginoon Diyos. Pwede lamang mangyari uli yan, mapanumbalik muli sa pamamagitan ng mga banal na sakramento ng simbahan, ng kumpisan, ng komunyon, lahat ng sakramento, ng 7 sacraments. So, kasi ito yung nagpapabanal sa atin that sanctifies each and every one of us. Okay? So, yan. So, ganun. Then today, no, mga kapatid, sa araw na ito, yan, may tanong din, what are the first stages of God's revelation? Ano ang mga, anong unang mga yugto ng pagpapahayag ng Diyos? Okay? Ito yung sisisip number 54 to 71. No? Sinasummarize yung para sa inyo. Okay? So, nasulat, no? Sa ating katekismo. From the very beginning, wala pa sa pasimula. Ayan, mula pa sa pasimula. Anong libro yan? The first book ng Bible. The Genesis. From the beginning. In the beginning. Mula pa sa pasimula. God manifested Himself to our first parents. Sino first parents natin? Si Adam and Eve, no? Okay? No? Pag sabing Adam, mus lupa. Eve na yan. And Eve. And invited them to intimate communion with Himself. Okay? Sa unang banda, sa simula, God manifested Himself to our first parents, kay Adam and Eve, and invited them to intimate communion with Himself. E kaso, lumagapak. No? Lumagapak, mga kapatid, ng ating mga unang magulang. Yung first Paul, di ba? Sumemplang. Nako. Ayun. Kaya, ayan. After the fall, He did not cease His revelation to them, but promised salvation for all their descendants. After the flood, He made a covenant with Noah, a covenant between Himself and all living beings. No? Tingnan natin, mga kapatid. Ayan, no? Tingnan natin to. Ayan, yung ating illustration, tingnan natin. Okay? Sa likod ko, may mga puno. Andiyan si Eva at Adan. Ayun, no? Ayan. Okay? No, okay? From the beginning, no? Yung alam naman natin yung story sa Genesis, no? Ayan. Yung first po ng ating mga magulang. Okay? Si Adam and Eve, yung puno na maraming bunga. Andun si Taning, no? Niloko sila. Nagpaloko naman. Ayan. Ayun, nawala. Nalaglag sa grasya ng Diyos. Nauna talagang God revealed Himself to them and even invited them, you know, for the intimate communion with God. Pero pumasok ang kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, na-blurred ang vision natin sa Panginoon Diyos. Okay? Ano, nagkaroon ng veil, na veiled, no? Nagkaroon ng telon, nagkaroon ng curtain. Hindi na tuluyang makita ang Diyos. Tumabo na. At sa kabilang image natin, nakita natin yung kanilang when they were expelled from paradise, no? Okay sana na una eh. Kaso nakinig doon sa kabila, no? Kilala niyo na si Lucifer na si Satanas. Okay? And then ayun, napalayo sa paradiso, sa paraiso. Pero sa kabila ng lahat, sinasabi nga noon sa ano, sa ating katekismo, sa katekismo na in spite of the fact na nagkaganoon, hindi pa rin tumigil ang Diyos para tulungan ng tao. Okay? Kaya nung Genesis 3:15, kasunod ng pagkabagsak ng ating mga magulang, the first Paul, pumasok na agad yung kauna-unahang mabuting balita. No, the first good news, yung tinatawag po na the proto-evangelium. O, tandaan niyo mga kapatid, magandang pang Q&A ito. Ano? Proto-evangelium. Yan. Tandaan niyo rin mga kapatid, proto-evangelium. Okay? Na ibig sabihin ay first good news, no? That's the first good news, the proto-evangelium. Okay?
Yan, the first good news, the proto-evangelium. Genesis 3.15, yan, sinasabi doon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. They will strike at your head, while you strike at their heel. Okay? Ito yung image ng miraculous medal, mga kapatid. Very significant yung image ng miraculous medal. Kasi ang nagdisenyo po ng miraculous medal, mga kapatid, walang iba kundi ang mahal na ina ng Diyos. Si Mama Mary, ang nagdesign ng miraculous medal. Talagang pinakita niya doon, in-affirm niya sa banal na kasulatan yung proto-evangelium, the first good news. Genesis 3, verse 15. Tandaan niyo ha, Genesis 3, no? Chapter 3, verse 15. No, sinasabi doon na, I will put enmity between you and the woman. No? Okay? Ba't nawala? Ayun, I will put enmity between you and the woman, and between an offspring and hers, they will strike at your head, while you strike at their heel. Kaya, huwag kayong magtataka, no? Ayan, na pag kayo may dibasyon kay Mama Mary at kayo nagpapakabuti at sumusunod sa mga sinasabi ni Kristo, lagi kayo mapapaaway sa kalaban, no? Okay? Hindi titigil ang kampo ng demonyo. Kasi nga, dahil nga po diyan, no? So, ang pwede lang pong talagang tumalo kay Satanas at tumapak sa kanyang ulo, walang iba ang mahal na ina ng Diyos. Okay? Kasi nasusulat yan, no? Nasusulat. Yan, no? Kaya yung miraculous medal, kaya tinawag din miraculous medal. Kasi very miraculous siya. Against sickness, sa dilubyo, sa kasalanan, kahit na sa exorcism, no? Nasubukan ko yan eh. Yung ginamit ko ay miraculous medal. Wala, taob, no? Tubakbo ang demonyo doon sa poses ng babae, no? Yan, nilagay ko sa noo, talagang naturete. Biglang tumino yung nawala, eh, no? Kasi nga, because of that miraculous medal designed by our Mother Mary herself. Kasi nandiyan yung pangako ng Genesis 15, yung front page ng miraculous medal, yan si Mama Mary na tinatapakan ni Satanas, ayun yun eh, hindi niya matanggap yun. Kaya nung dinikit ko yung miraculous medal sa noo ng poses, biglang nawala, gumaling. O, di ba? Kasi na-remind siya ng Genesis 3.15 of the first gospel, the first good news. Okay? At yung sa likod, nandun yung the cross, Mama Mary, the two hearts, no? The inseparable hearts of Jesus and Mary who share the same intensity of suffering at the foot of the cross. At yun, ang susunod na slide. Ayan, okay. Kung sa unang banda, sa Genesis, no, talagang yung fall ng tao, bumagsak siya, doon sa pangalawang image natin, itinayo tayo ng Panginoon Diyos. Siya na mismo ang salita ng Diyos sa nagkatawang tao. No? Ang siyang talagang nag-expiate, ang nag-ramsom na sa ating mga kasalanan, ang umako na sa lahat ng mga pagkakamali, sa kasalanan. Ipinako niya ang kasalanan, ang kamatayan doon sa krus. Kung sa unang banda kay Adam and Eve, may babae, may si Adam, mayroong Adam and Eve at may puno, doon naman sa kabilang parte, ganun din, may bagong Adam in the person of Jesus Christ at may bagong Eve. Yung Eva, barigtarin mo, naging Ave Maria. O, di ba? O, di ba galing? So, kung sa puno, naging dahilan kung ba't nagkasala ang unang mga magulang natin, sa puno naman ng krus, kung saan namatay ang ating Panginoong Hesukristo, ang naging kadahilanan ng ating kaligtasan. At napanumbalik muli ang magandang relasyon ng tao at ng Diyos sapagkat ang nag-initiate ang mismo ang Panginoon Diyos na nagkatawang tao, no, sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. At sa katauhan ni Maria, siya naman ang nag-fulfill kung saan bumagsak na Eva, binaligtag na Eva, naging Ave, para maging panuntunan nating lahat kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa krus. Okay? So maganda ang
laging kahinatnan at the very end. Okay? Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihang loob. Kaya mga patid, yakap na, kapit na sa krus kung saan namatay ang ating Panginoong Jesus. Sa bawat ang bautisa ay may krus. Huwag kayong yakap doon sa puno. Ayun, no? Puno na mayroong diablo. Di ba na-remember natin yung mga ninuno natin nag-aalay ng mga platito o mga mangkok na alay doon sa mga puno-puno? Ayun yun. Delikado yan, mga kapatid, ha? Baka ibang lumabas doon sa puno. Yan. Okay? So, imbis kayo mag-aalay sa puno, mag-aalay kayo sa banal na misa. Ang tunay na pag-aalay. Sapagkat ang nag-aalay ng tunay, no, para sa kaligtasan nating lahat ay ang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus. Okay? Okay? Yun ang katotohanan. So, unang sa ating mga magulang, kasinungalingan ang binigay ng Diablo sa ating mga unang mga magulang, kaya nabuyo sa pagkakasala. Sa kabilang banda, kahit bumagsak man yung plano ng Diyos sa una, hindi siya natigil para tayo ay kanyang isalba sa ating abang kalagayan. Amen? So, ganun sinasabi nga ng Panginoon, after the fall, He did not cease His revelation to them, but promised salvation for all their descendants. Okay? Kaya mahalaga mga patid, bumagsak man tayo, mayroong pagkakataong uling bumangon. Okay? Ang ating tuhod ay hindi naman po diretsyo. Okay? Ang ating tuhod ay nababaliko. Pwedeng may tuwid. Pwedeng tumayo. Bangon lang. Okay? Sapagkat pinagtagumpayan tayo natin Panginoong Hesukristo doon sa puno ng krus na naging dahilan ng ating kaligtasan. Amen? Okay? So that's for today sa ating pong Vitamin C. Tayo na po sa Ebanghelyo for today, sa ating pong Gospel for today from the Gospel of Luke, chapter 8, verse 19 to 21. The mother of Jesus and his brothers came to him but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside and they wish to see you." He sent to them a reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." The Gospel of the Lord. No? Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang ganda, di ba? Okay? So, sa Gospel, ang tanong, how are we related to Jesus? How are we related to Jesus, mga kapatid? No? In what way? Sa salita ng Diyos. No? Sa kanyang banal na salita. Sa Gospel natin napakinggan na mayroong nakapansin, the mother of Jesus and his disciples came to him but were unable to join him because of the crowd. Hindi sila makasingit kasi ang daming tao. And then may sumigaw, yung nanay mo tsaka yung mga kapatid mo tsaka yung mga kaibigan mo nandoon sa labas, gusto ko makita. Okay. Sabi ni Jesus, sino naman yung aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sila yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at kinikilos ang salita ng Diyos. No? Yun po yun. So tayo po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan sa atin mayroong salita ng Diyos. Nagbabasa ng salita ng Diyos o nakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lang tayo mga readers or listeners ng salita ng Diyos of the Word of God. We are also doers ng salita ng Diyos. Kailangan isinasabuhay ang salita ng Diyos. Hindi po sapat na nagbasa, okay, o nakinig, wala lang. Tandaan natin, ang tunay na related kay Jesus, yung bang isinasabuhay ang kanyang salita. Kasi yun po ang pagiging Kristo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Okay? So, ganun din ang salita ng Diyos sa ating buhay. Na nagkatawang tao, kailangang isabuhay din natin. Every time na makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, isabuhay natin. Mahirap man po, no? Lalo na pag nakita mo yung kagalit mo, kaaway mo,
nakakalimot ka. Kasi pag nakikita mo, mapupundik eh. Magdidilim ang iyong paningin. Mga ganyan ba? Okay? Pero huwag ka, mga kapatid, no? Kung gusto mo isabuhay ang salita ng Diyos, no? Bukod sa pakikinig at sa pagmasa ng salita ng Diyos, masusubok at masusubok yan sa iyong kapwa na hindi ka ibig-ibig. Okay? Ang salita ng Diyos ay talaga namang nasusubok kapag ito'y tumapat na sa iyong kapwang hindi ka ibig-ibig. Okay? Those people or persons that are unlovable. Pero, those unlovable persons are means. No? They are means for you to become a saint. Ayun. No? Okay? Madali kasi makinig ang salita ng Diyos eh, tsaka magbasa. Pero yung pagsasabuhay niyan, hindi naman talaga madali. Hindi madali yan kung susuluhin mo lang siya. Kaya nga, kailangan natin ng grasya ng Panginoon Diyos, kailangan natin ng tulong ng grasya ng Diyos para mapagtagumpayan natin na lalong-lalo na pag may mga sitwasyong mahihirap sumunod sa yapak ni Jesus. Kailan yung mga panahon na mayroon yung sumunod sa yapak ni Jesus? Kapag may mga problema sa sarili, bukod sa sarili, yung mga kasalanan sa sarili, mga habitual sin. Okay naman, when it comes to relationship, no? When it comes to relationship, yung sumisira sa'yo, yung kagalit mo. Pero yung mga kagalit mo, yung mga umaaway sa'yo, yung mga nang bibwisit sa'yo, sabi ko nga kanina, sila yung mga possible means for you to become a saint. Martyrdom. Because you're going to bear witness dun sa salita ng Diyos na yan. Okay? Dun sa mga taong nakakapundi, dun masusubok kung gaano ka, no? Kung gaano ang pananampalataya mo sa Diyos na mamahalin mo pa rin sila kahit ganun sila. Kasi you need to integrate in yourselves the very attitude of Jesus. Di mo, kahit yung sa'yo nabubuhay pa, kahit na may mga tumutulig sa kanya, hindi niya masyado pinapansin. Ang focus niya, yung krus. Kahit na sa krus, pinatawad niya, Father, forgive them, for they know not what they're doing. No? Kahit na yung magnanako sa krus, unang nakapasok ng langit. Okay? Kaya, hindi rin madali talaga ang buhay Kristiyano. Pero, kailan pa natin gagawin yun? Kapatid, hindi mo magagawa yung pagpatay ka na. Hindi ka magiging santo kapag patay ka na. Sa buhay na ito, habang ikaw'y nabubuhay, you are a saint in a making. It is one way for you to say that you are related to Jesus. To be related to Jesus, we should allow ourselves to be in the process, no, of being sanctified by the word of Jesus. Okay? To be sanctified by the many trials of our lives. Halimbawa, may nararamdaman ka. Hindi yun na may nararamdaman ka, reklamo ka na reklamo. Instead na magreklamo ka, dumain ka na dumain. Mayroon naman talaga. No? Ako din may nararamdaman eh. Diba? Pero, Anong magandang attitude, mga kapatid? To unite our sufferings with Jesus. Na maging salbific po yung ating mga nararamdaman na masakit. Physical pain, emotional pain, psychological pain, lahat ng pain, no? No? We need to unite those pains, no? With Jesus. Para ano po, para maging salvific po yung ating mga pains. Kasi magiging means po yan for the forgiveness of our sins, for our own salvation. Nakikinig po kayo? Kasi maraming nagre-reklamo kasi maraming may sakit. E ako din, to tell you frankly, may sakit din ako eh.
No? Pero namumingiti lang. Pero yun, sabi, I'm telling you, to unite our pains with Jesus. This is the only way, no, that we can conform to the school of the cross of Jesus. Ito yung pinaka-period natin. Ito yung the best time for us bilang mga tao na bubuhay pa, mga Kristiyano, to be a saint, no, in process. Yung ating white martyrdom na tinatawag. Tama sabi ni Juan Felipe, white martyrdom, no? Hindi tayo pwede maging santo kapag patay ka na. Sa buhay na ito, kasi we need to bear witness. Kung talaga sinasabi natin, related tayo kay Jesus, dasal ka ng dasal, pero reklamo ka naman ng reklamo, mura ka naman ng mura, no? Halos isumpa mo yung kaaway mo. Wala. Talaga lang, zero. Zero pa rin. But instead, unite your sufferings, no, to Christ by conforming your sufferings to Christ. There's no other way to be a saint, no? To be Christ-like, to be Christian per se. There's no other possibility to be a Christian maliban lamang na ikaw'y buhay pa. Okay? So I hope na gets ninyo, mga kapatid, no? Ito yung the best time. Nahirapan ka, mga kapatid. Sabi naman ni Jesus, tanda yung words of Jesus, no? Come to me, those of you are weary and burdensome. I will make it light. Kasi pag may naramdaman ka, kapag isinuko mo yung kay Jesus and you unite your sufferings with Jesus, kapatid, may milagro mangyayari sa iyo. Due to the fact na nahihirapan ka, pagkasakasama mo sa Jesus, gagaan. For example, at this moment, may naramdaman ako, pero di ko naramdaman kasi uniting with you in prayer, in meditating on the Word of God, para walang maramdaman. Kasi ganun, that's the effect to be always united with Jesus. Okay? Posible siya, mga kapatid, no? So, if you want to be a saint, because everybody of us, Christian as we are, no, it is our vocation natin bilang human dignity. Tayo may mga kaluluwa, may mga binhi ng kawalang hanggan, no? Ang prosesong pinakamaigting yan ay during this lifetime, yung buhay na ito. Hindi doon sa buhay sa kabila. Ito na. Yung the great provision na binibigay ng Panginoon Diyos. Kung gusto makaranas ng hiwaga ng Diyos sa kanyang himala, kahit ikaw ay may nararanasang hindi okay, hindi maganda, ito na yung moment para sabihin mong sumasampalataya ka sa Diyos. Lalong-lalo na sa panahong ikaw ay nahihirapan at may pinagdaraanan. Sabi nga, faith is not fake kapag hindi natetest. Ang pananampalataya ay hindi nagiging pananampalataya kapag hindi nadadarang sa pagsubok ng buhay. Amen? Kasi marami sa talaga nagre-reklamo ngayon eh. May pandemya, may nagugutom, may nagkakasakit. Halo-halo na. Kaya ang kasipan ng tao ngayon, during this moment, sabog. Lalong-lalo na kapag walang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Maswerte kayo na nakikinig dito sa aking healing rosary. Somehow, no, kung nagbubukas tayo ng ating isip, ng ating puso, may paghilom na darating sa iyo mula sa mapangyarihan Diyos through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Hayaan mong ikaw yakapin ng Panginoon, kapatid. No? Magbago ka ng iyong buhay, ng iyong pag-iisip, ng iyong pagpapasya, ng iyong puso. At makakaranas ka ng hiwaga ng Panginoon. So, ang pagiging santo, no? O kung may kaaway ka, no? Ikaw, yun ang saint maker mo. Siya maging kadahilanan ng pagiging santo mo. Kaya maging mapagtimpi, magpatawad, magmahal. Okay? So I hope meron tayong natutunan sa araw nito, mga kapatid. If you really wanted to be related to Jesus, sabi ni Jesus, sino ang aking ina, ang aking mga kapatid? Kung sino man, no, ang gumaganap sa aking salita, sa aking kalooban, siya ang tunay kong ina, magulang, mga kapatid. Yun po yun. Okay? Kaya napaka-importante ng pagtupad sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahon
na mahirap sundin ang yapang ng Panginoon sa panahon na nahihirapan ka, may problema, may sakit. Okay? Ito yun. Take this wonderful opportunity. Those are actually opportunities for you to become a saint, to be sanctified by God. Amen? So mga kapatid, I hope meron tayong natutunan sa araw na ito. And alam naman natin kapag tayo ay nahihirapan, meron talaga tayong takbuhan, no? Ang takbuhan natin, walang iba, ayan, no? Si Mary. Sa yung babaeng talaga naman nakaranas ng maraming hirap. Wala pa yung hirap na dinadanas natin compared sa kanya, no? Psychological, emotional, physical, everything. Bilang ina ng Diyos, ina ni Jesus, hindi po madali ang maging ina ni Jesus. Doon sa Ebanghelyo, may part doon ng gospel na dahil si Jesus, hindi matanggap ng ibang tao, para yung mga mag-anak ni Maria at ni Jesus, o yung anak mo, pwede ba pauwi-uwi mo na nga kung ano yung pinagsasabi niyan? Para bang hindi nila matanggap na gano'n si Jesus. Mabigat sa ina yun eh. Pero she pondered all those things in her heart, no? In her heart, no? Kaya ganun mga kapatid, kaya tagbutay kay Mama Mary, O Mary conceived without sin, pray for us every course to you. And tayo pilaging pinasabi ni Saint Paul, always rejoice in hope, endure in affliction, and always persevere. Persevere po mga kapatid in prayer. Lalo sa panahong parang tinatamad kang magdasal. Ayon ng Diablo niyan, pag yung magdarasal, ayon niyan. Kaya yun yung moment, magdasal ka, mag-sign of the cross for you to have, no, that moment of quiet to pray. Okay? So may the Lord bless you and keep you smiling and be merciful to you. May He turn His countenance towards you and give you His peace. And may the Lord bless you, mga kapatid, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, mga kapatid. Good night, good morning, good afternoon. No? A blessed Tuesday, everyone. Ingatan ang sarili, ingatan ang kaluluwa, magdasal, mag-aral ng salita ng Diyos, isabuhay ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahong mahirap isabuhay in moments of trials and difficulties and even moment of sickness. Amen. Peace and all good. Pace bene. Ave Maria.